hindi lilipas, hindi magbabago. Kaya ano po ang ating dapat gawin? Ang bilin sa amin ng Diyos, huwag tayo maglupay-pay. Sabihin niyo sa inyo matagay, do not faint. Huwag kayong mga himago. Huwag kayong sumuko. Base pa lang mga kapatid sa versikulong ito, we have reason to celebrate. Na tayo magdiwang dahil kung lahat na ay lilipas, ang salita naman niya ay hindi lilipas. Lahat po ng tinataglay na pangako ng Diyos ay pwede nating tagapin dahil ang pangako nito ay para sa mga mananampalataya. Kaya, huwag tayo manghina. Huwag tayo maglupay-pay. Palapakan natin muli ang ating Deuteronomio 6:4, tingin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos. Ang Diyos ay isang Panginoon. Hear, O Israel, the Lord our God is one. Alam niyo mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, hindi po lahat ng church nauunawaan itong sinabi sa Deuteronomy 6:4. Some of them, mga kapatid, study the root word of one and they use the word Elohim, which is not basically wrong in itself. But Elohim is also used to describe false gods. And it is not easy, mga kapatid, it is not hard for me to understand why most theologians use Elohim in describing the one Lord. Because it means compound unity. Meaning to say, gumagamit ito ng salitang isa, ngunit marami pong kasama. Sabagat, hindi talaga literal one. Pero mga kapatid, kaibigan, upon close examination of this beautiful verse, it is the foundation of Christianity. I tell you, mga kapatid, the pertinent word is Ekad. At lahat po, mga kapatid, na mga marurunong sa Biblia, pag narinig nilang Ekad, it's either they will celebrate because that's what the word of the Lord states in the Greek, in the, you know, in the original text. Because Ekad means oneness. Everybody say, oneness. Maraming nagsasabi, kung ang Trinity wala sa Biblia, Pastor, ang oneness wala rin. Sino may sabi sa inyo? Pag-aralan mo yung root word ng Deuteronomy 6:4, you will see the word Ekad. Ekad means oneness. Ekad means numerical one. It doesn't mean 1 in 3, 1 in 2, 1 in 4. No. One. So pagka sinabing Diyos, this one, itong Diyos na to. Sino po? Nakilala mga kapatid sa panahon natin, Jesus Christ. Hear, O Israel, the Lord our God is Ekad. Isa na. Pero meron tayong mga kasamahan mga kapatid sa ibang panambahan. Ang ginamit nila Elohim. Pero kung ako, o ikaw na mananampalataya na naniniwala sa salita ng Diyos, doon tayo sa salita ng Diyos. Hindi ka na kailangan kumuha ng ibang salita para mag-fit sa inyong doktrina. Kasi ang doktrina natin mula sa Diyos. Hindi tayo nagmamanapacture ng sarili natin doktrina. Eka, iisang Diyos. Palapakan natin po siya. Omnipresent, present in all places at the same time. Meaning to say, sa lahat ng oras na kapiling natin ng Diyos, nasa lahat siya ng lugar. At kung pupunta ka sa isang lugar, nakala mo wala siya. Because He is what? As God, omnipresent. Also, mga kapatid, ang ating Diyos ay hindi lang po nasa lahat ng lugar, kundi siya ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Walang bagay
po siya hindi alam. In English, omniscient. Nasa lahat ng lugar, in all places, lahat ng kaalaman, alam niya. At ito pa mga kapatid, omnipotent. Pag sinabing omnipotent, He is all powerful. He is worthy to be praised because He's omniscient, He's omnipresent, and He's omnipotent. Aba, hindi po basta-basta ang Diyos. Hindi po siya pwedeng ikumpara sa tao dahil siya ay Diyos. At ang isip ng tao, hindi makaabot sa taas ng isip ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, nagkatawang tao siya sa bagong timan in the person of Jesus Christ. For Israel, and indeed I hear the word Israel. Did you hear the word Israel a while ago? Hear, O Israel. So why are you claiming the promise of Israel for yourself? Bakit nyo, kayo mga Kristiyano, bigla nyo inaangkin ang mana na dapat lang sa mga Israelita? Hindi naman sinabi, Hear, O Philippines. Hear, O Valenzuela. The Lord our God is one. Ang sagot po dyan mga kapatid ay nasa Galatians, in the book of Galatians 3. Opening our Bible in the book of Galatians, ito pong sabi sa chapter 3 mga kapatid. Oh, this is very beautiful. To all of you who knew this, you would be excited. Why? Because this is a reinforcement of what we already knew. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, kanino? Kristo Jesus. So you become children of God. Sabi ng Biblia, children of Israel. Or children of God ang Israel. Kaya nga sabi, Hero Israel, the Lord God, so on God, one God. Now dito mga kapatid, sinabi, tayo raw ay anak din sa pamamagitan ng pananampalataya natin na binigay natin sa Panginoon. We become what? Children of God. Sapagkat kayong lahat ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sa mga taong hindi naniniwala sa bautismo, ito po, sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismo kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Ikaw, kabago-bago mo nabautismo, tama? Pasok ka dito. Kasi ang binautismo mo dito kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Sa mga kapatid, what is the result? Verse 28, walang anumang or walang magiging Hudyo o Grego man. Ayun. Yung being an Israelite becomes immaterial. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malayaman, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Verse 29, ito maganda. At kung kayo ay kay Kristo, kayo ay binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Isang masigabo pa lang pang sa hindi tayo mga kapatid na nakukumingit, na sumingit dun sa pamilya ni Abraham. We were drafted in. Nailagay tayo sa plano ng Panginoon when we have faith in the Lord Jesus Christ. Yet, mga kapatid, I tell you, kailangan po ay makinig kayo ng maigin sa mensahe natin ngayong umaga nito. Dahil bagamat ang sabi ay huwag tayong maghihimago, ang problema ng tao, may kahinaan siya. Maaaring siya ngayon ay nanginit sa Panginoon. Maaaring siya ngayon ay digandaw sa Panginoon. Pero mamayang konti, baka magbago siya at matalino at tumalino. Maaaring siya ngayon ay tapa, pero maaaring siya rin ay makalino. Mamaya, o kinabukasan. Kaya kailangan pag-aralan natin, mayroon anim na mga bagay na hindi kailanman kaya gawin ng Diyos. Pastor, sinabi ko kanina, God is all-powerful. Kaya niya gawin ang lahat ng bagay.
Pero mga kapatid, kaibigan, bagamat kaya niya gawin ang lahat ng bagay, siya bilang Diyos, meron siyang hindi gagawin. Anim ang kanyang bagay na hindi magagawa. Number one, He cannot lie. Hindi pwede magsinungaling ang Diyos. Pag siya nangako, mga kapatid, tuparin niya ito. Hindi siya katulad ng tao. Para ka makuha lang ang iyong matamis na oo, bubulahin ka, bibigawan ka kung ng mga suhol ang ibibigay sa iyo. Ang Diyos, pag siya ay nagsalita, siya ay tapat at kaya niya ang pangatawanan ang kanyang pangako. Dahil ang Diyos, hindi niya kaya magsinungaling. Began Titus 1:2. Sa Tito 1:2, mula pang simula ng panahon, may pangako na siya. Kaya kung ikaw ay maghihimabot, ikaw na ang indiferensya. Bakit? Kasi maasahan ang kanyang pangako. Hindi politiko ang Diyos ng mga ngako na isang bagay, pero hindi na niya kaya gawin. Dahil ang Diyos, bago pa tayo nilikha, planado na ang kanyang solusyon at plano para sa tao. Dakila ang Diyos. Hindi siya magsisinungaling para sirain ang kanyang pagka-Diyos. Ikalawa, He cannot tolerate wrong. Hindi kailanman, basahin mo ang Biblia mula sa luma hanggang bagong kitaan, ang Diyos kumukonsinti ng kasalanan ng tao. At tandaan niyo yan, ang kasalanan sa kanya, kasalanan. Naintindihan niyo? Nakasok po sabi dito in Habakkuk 1:13. Hindi siya kumukusinti na masama. Thou art of purer eyes than to behold evil and cannot look on iniquity. Wherefore lookest thou upon them that deal treacherously? Holdest thou tongue when the wicked devoured the man that is more righteous than he? In Habakkuk 1:13, it says, God will never tolerate evil. Banal ang ating Panginoon. At kailanman, hindi niya palulusutin na ang mali maging tama. Kasi siya ay Diyos. Ikatlo, mga kapatid, He cannot change. Doon po sa bagong dating lang, pinag-usapan natin ay ang Diyos. Meron, kaya niya gawin lahat, pero may anim na bagay siya hindi magawa. Una, magsinungaling. Pangalawa, yung palusutin niya o itolerate niya kamalian ng kasalanan ng tao na hindi niya ito parurusahan kung dapat parusahan. Pinaparusahan niya kasi siya ay Diyos ng katwiran. Ikatatlo, Malachi 3:6, For I am the Lord, I change not. Ibig sabihin, ang Diyos hindi nagbabago. Ang sanlibutan nagbabago, ang langit lilipas, ang mundo maluluma. Pero ang Diyos hindi magbabago. Isang Kristiyano, mga kapatid, ang tumalikod sa Panginoon, at kung siya tumalikod, ay anak pa po siya mismo ng pastor. Siya ay puwi babae. At nung siya ay lumalas at lumayo sa Panginoon, nananalangin ang mga kapatiran sa church. At isang Martes na tinatawag ngayon, nag-pray sila ispesipiko sa babaeng ito na sana siya ay magising sa kanyang isip at manumbalik sa Panginoon. At agulat-gulat pero totoo, nagpatotoo itong babaeng ito. Nung araw-raw na yun, na gabi, ay mayroong gumagrabag sa kanya, sa kanyang pagkatulog na mababaw. At nung siya nagising, ay parang dinala siya ng Panginoon sa isang abis, mga kapatid, sa isang napakaluwag, mga kapatid, na bangin, na wala pong dulo yung bangin na yun. At nung nakita niya yun, mga kapatid, siya ay natakot, mga kapatid. Ang sabi niya, nakakatakot ito, at narinig niya ang tinig ng Panginoon. Ang sabi ng tinig ng Panginoon sa kanyang anak, Mahal kita. I love you.
at naintindihan ng babae, mga kapatid, ang ibig sabihin ng tinig na yun, at napansin niya ang tinig na yun ay galing mismo sa Diyos. At siya, mga kapatid, ay umayak at bumalik sa Panginoon. Nagsisi, humingi ng tawag, hallelujah, at tinotohanan niya ang pagbalik niya sa Panginoon, at hindi na siya nagpatuloy sa maling gawa niya. Alam niyo nangyari? Siya po ngayon ay choir directress ng Kadal Church, at narinig po, meron na siya pong tatlong anak, at siya po ay hanggang ngayon tapat na naglilingkod sa Diyos. Mga Kristiyano, huwag po tayong magmalaki. Marahil meron ka ng alam sa Biblia at tingin mo, sapat na ito para maligtas ka. Sa isip mo lang yun. Kasi sasabihin ko sa iyo, pagkapaglabas mo lang dyan sa pintuan niya, ay sari-saring mga bagay ang sumubok sa iyo at pwedeng umagaw sa iyo mula sa kamay ng Panginoon. Oh, hindi ako naniniwala dyan, Pastor. Kung kahit nasa kamay na ng Panginoon, hindi ka na maaagaw ng kung sino man. E paano kung yung nasa kamay ng Panginoon, hindi na natiling ka pa? Ang Diyos hindi po diktador. Pag sinabi niya, dito ka lang! Opo, dito lang. Hindi. Ginagalan ng Diyos ang inyong desisyon. Gusto niyong kumawala? Gusto niyong mag-reverte? Gusto niyong magtayo ng ibang pananampalataya? Iba pa sa Biblia? Nasa iyo. Pero harapin mo ang consequence ng iyong ginagawa. Dahil kung ikay lalayo sa Panginoon, meron yan balik sa iyo. So, sa bagay, sinabi naman ng Panginoon, manatili tayo sa Kanya. At tayo rin mananatili sa Kanya at siya'y mananatili sa atin. Ano sabi ng Panginoon? Maganda ang resulta. Tingin mo ang gusto mong hiling sa Panginoon, hindi sigay niya. Pero kung kayo aalis, kung ikiklaim yung pangalan na yun sa mga sumusunod, kasi humiwalay ka na eh. Tumalikod ka na sa Panginoon. Ang isang maganda lang dito, sabi, kung ang tao nagbabago, nanghihina, naglulubaybay, ang Diyos na nanatili, hindi nagbabago. We change because of temptation, because of persecution. Kaya tama ang sabi ng Galacia, ni Pablo sa mga taga-Galacia, huwag kayong sumuko, huwag kayong maglubaybay, huwag kayong maghihimahod. Bakit? Ang Diyos naman ay hindi nagbabago. Na kung tayo hindi nagbabago, di, walang problema. Hindi pala tayo nagbabago, eh, bago-bago tayo ng isip. Ngayon, naiinit ka sa Lord, mamaya, ayaw mo na maniwala, mamaya, babalik ka na naman. Kaya, dumiretso ka lang. Sumantig ka doon sa hindi nagbabago, ang Diyos. Ikaapat, He cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Huwag kayo natutokso na isipin ninyo na ang Diyos tinutokso kayo. Dahil ang Diyos banal, hindi siya pwede tuksuhin ng kasamaan kahit siya, hindi siya nalulukso. Naintindihan natin yan. James 1:13, Santiago 1:13, let no man say he is tempted. I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, and neither tempted he any man. Walang pinahamak ang Diyos. Lahat ng kalooban ng Panginoon ay puro sa kabutihan ng bawat isa. Ganyan kadakila ang Lord. Don't expect, mga kapatid, na walang gagawin ng Diablo para guluhin ang isip natin. Samantala ang Diablo, ang siyang nanunukso. Ang Diablo ang humahatak sa kaluluwa para manumbalik sa sanglibutan at sasabihin niya, ang Diyos ang nanunukso sa iyo at sa atin. Huwag kayong maniwala sa sinungaling. Kaya nga, sinungaling ang tawag kasi hindi dapat paniwala. Sino ang paniniwalaan natin? Siyang banal tulad ng ating Panginoong Hesus Kristo na Diyos Eka, naging tao para matupad ang kanyang pangako. Buhay mo hanggang sa mga mananatiling ka pa sa Kanya.
katawan niya. Hindi niya pagka, ano na, kumbaga singila na, lalo na doon sa pabaok ng pagnano, umutang. Di ba pagkabayaran na kadalasan ang tao, hindi mo na makita pag oras ng bayaran. Pero sa ang Diyos, mga kapatid, ibahin natin sa tao. Ikalawang Timoteo 2:12-13, if we suffer, we shall also reign with Him. Kung ngayon, ikaw ay nagdurusa sa ngalan ni Kristo, ikaw ay kasama niya rin maghahari. Oh my goodness, isipin mo lang yung versikulo ngayon, uuwi ka na agad ng sayo. Uuwi ka na ang itik. Bakit? Kung ikaw ay dumadaan sa pagsusubok na kasama mo, ang Diyos, kasama rin natin o siya maghahari sa mamuling panahon. In other words, hindi sayang ang paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi sayang ang pag-aawin mo sa Panginoon, ang pananalangin mo sa Panginoon, dahil may tenang nakikinig sa iyong pananalangin. Ikaw na gustong gumaling at mayroon kang minor na sakit, o ang Diyos kahit major pa yan, kaya niya pagalingin. Kasi siya ay all-powerful. Ikakaila naman niya tayo. Huwag mo kayong maniniwala sa mga mananarag na nagsasabi, kahit ikaw ay nagkakasala ng ano niya, iligtas ka pa rin kasi once upon a time tinanggap mo si Kristo. Naharinig na kayo ng ganyan preaching, nagawa ko pa mga kapatid. Talagang ang ganda ng Manila mga church, talaga yung lighting ang ganda, yung sound ang ganda. Kaya kahit na may diferensya yung preaching, minsan yung tao, oo nga. Kasi parang tama, parang totoo. Pero ano sabi ng Lord dito? Nung ikay nangangalon niya, ano tawag doon? Nakakasala ka. Sumusunod ka ba sa Panginoon? Hindi. Ano tawag doon? Denial. Ano sabi dito? If you deny God, God will still accept you? No. Ano sabi dito? If you deny God, He will what? Deny you? See? Mag-ingat po, mga kapatid. Merong nanangaral dyan, hindi nila pinanangaral lahat. Dahil pagka ito ang kanilang nakita, sila mismo ay mapapagaba dahil kailangan silang magsisi. Biruin mo, binginawa mo unlimited ang grace ng Panginoon. Kahit na nagkakasala, hindi mo pwede, hindi mo pinapangaralan na magsisi kung nagkakasala. Sasabihin mo, hindi, cover yan ang grace. Grace ang bahala dyan. Hindi na po-cover ng Christian. Bakit? Ano sabi dito? Sino kausap? Mga Kristiyano. Kaya ang sabi dito, if you deny Him, the Bible says, I will deny you. Sino nagsabi ng I? Ang Diyos. Ito pa. If we believe na, kung tayo ay hindi na tapat, yet He abide faithful, siya'y mananatiling tapat. Diba talaga ng Diyos eh? Kung hindi na tayo naging tapat, tapat pa rin ang Panginoon sapagkat hindi mapapagkakaila sa kanyang sarili. So again, walang problema ang Diyos. Tapat siya. Kung ikaw hindi tapat, tapat siya. Anong problema? Tayo na nagpapago. Kailangan kumapit ka sa kanya. Maging tapat. Alam niyo sabi dito, if we believe that, ang ibig sabihin ng pagsinabing believe, like in the book of John 3:16, yung paborito natin. If for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish. Akala niyo believe yung parang aniwala. Once upon a time. Hindi. Yung believe dun, mga kapatid, is in the present tense. Yung Grego. Meaning to say, it's not believe only. The right rendition is believing. He who is believing denotes continuity, tuloy-tuloy. So, malaking kaibahan doon sa believe lang, sa believing. Are you listening to me? So, kung gusto mo talaga manatili at kayo maligtas, kailangan hindi lang believe one time, kundi continuous believing. Yung paniniwala mo, hindi nakikimago, hindi nagulupay-pay, kundi tuloy.
pasok na ako, mag-audition ako. Ang pagkaligtasan, hindi lang yung one time. Nakakapasok ka, tapos dire-diretso ka na yun. Hindi ganun, hanggang dulo ang usapan dito. Kaya dun sa kitna, pag ikaw yung hina, kailangan ma-address po yun. Sa church natin, hindi tayo pwede magbubulahan dito. Hindi, okay na rin yan. Kahit ikaw nakakasala, kahit ikaw gumagawa ng kasalanan, okay lang. Hindi po okay kung hindi okay sa Panginoon. Pero pag sinabi ng Lord, okay, okay. Siya ang may huling salita. Dahil siya ang nagsalita dito sa Biblia. Galatians 6:7-9. Be not deceived. God is not mocked. Hindi na pabibiro ang Diyos. Yung mga mahalagang bagay, huwag mong gagawing pamilya o ordinaryo dahil ang Diyos ay Diyos. Hindi natin siya ka-level. Huwag mo siya ibaba sa level natin. Dahil siya ay Diyos. Kaya nga siya sinasamba. At karapat dapat siyang sambahin. At kung siya ay self-centered, kahit siya ay Diyos na tunay, ay dapat lang. Siya lumikha sa atin. Siya nagmamayari sa atin. Kahit di natin aminin. Kapag natuto tayo mag-worship, dapat lang siya. Purihin. Pero ano sabi? Be not deceived, God is not mocked. Whatsoever a man sow, he will reap. Huwag padagaya. Ang sabi ng Biblia ay, kung ikaw kung ano ang itanim mo, aanihin mo. Nagtanim ka ng kabalbala, nagtanim ka ng kalaswaan, nagtanim ka ng kalamnan. Aani ka ng buhay na walang hanggan. Ha? Nagkakamali ka, brad. Walang ganun dito. Ano sabi? For he that soweth flesh, reap corruption. Aani ka ng korupsyon. Aani ka ng kasiraan. As if, hindi ka pasawa sa kasiraan. Kasi ang ginagawa mo sa lupa, puro laman, laman. Parang nandun niya, nakikihapi, babae ka, napakalalaki ka. Ayan ka na naman, pastor. Nasa Bible. Walang papasok sa langit na hindi nagpasako sa gusto ng Diyos. If you deny Him, at sasabihin mo, hindi, gusto ko, ito gusto ko eh. You deny Him. Anong balik niya sa'yo? It will deny you. We are just talking plain truth. At kung ikaw'y tinatamaan, magpasalamat ka sa Diyos. Hindi ka hinahaginan. Kung tumutumbok sa'yo, may ginagawang paghilom ang Diyos sa sugal na nasa iyo. Masakit man, pero mabuti para sa lahat. Masigaw ang palapak sa lahat. Sabi ko rito, let us not be weary in well
Huwag raw tayong maglupay-lupay at maghina sa paggawa ng mabuti at for in due season, sa pagdating ng takdang panahon, we will reap. Pagdating ng takdang panahon at ikaw ay nagpagtuloy, hindi ka na tumigil sa paggawa ng pagsunod at paggawa ng mabuti, tayo raw ay aaninan.
talbi. Kaya natuloy hanggang ngayon mayroon pang ganong katuruan na sila lang ang tama. Kasi yung mga nakaupo dun sa konsilyo, sila-sila. Yung other side na biblical, hindi nila pinasalita. At nung dahil nga parang lutong makaw na yung ginawa, sila rin naman nanalo kahit hindi na sila nakarinig ng panig ng kabila. Pinakulong, pinapatay, at hindi na pina-worship yung mga tao na kaiba sa kanilang pananampalataya. Narinig yung sinasabi ko? Kaya hindi ibig sabihin sila ay tama doon. Eh hanggang ngayon tama kasi na-discover natin yung Biblia nagsasalita. Na mali yung kanilang mga katuruan doon, kung luma. At kung pinag-aralan natin, patas ba nung nagkaroon ng konsilyo para lumabas ang katotohanan at tama yung katuruan? Aba, sino-sino na kumuha ng ato? Puro kagin lahat yung mga ang nagsalita. E paano yung mga katulad ni Arminius, katulad ni Servetus? Aba, sinuno? Di sinuno pa mga kapatid. Akala natin, mga katoliko nang marunong pumatay ng kaaway nila sa relihiyo. Hindi, pati mga Calvin. At ang katuruan nila, always safe. Once safe, always safe. Na-ticket ka na. Kaya kahit saan ka magpunta, ligtas ka pa rin. Kahit na magkasala ka. Pero yan ay labag sa Panginoon, labag sa salita ng Diyos. Eh yun yung nakalusot. Kaya lumalabas, sila yung tama. Noong panahon na yun, eh yung laban sa kanila, na tama naman pala. Pinatay, pinagulong. Pati yung worship nilang ano, sarili, pinatitil. Makikita niyo mga kapatid ang nangyari, pero you cannot put the truth down. Ang katotohanan lalabas pa rin kung siya ay totoo. At hanggang ngayon, eto tayo na sumasampalataya sa katotohanan tama dahil base po sa Biblia ang ating sinusundan. Hindi. Bakit ang katawarin
tinuturuan tayo na humingi ng tawad sa Diyos. At especially, yung kasalanan, hindi sinasadya. Kasi pag sinasadya mo, ano pang offer o ano pang handog ang ginawa natin sa Panginoon kung ganun? Para natin siyang dinibiro. Para sinasabi natin na hindi niya alam ang laman ng isip natin. Hindi natin siya pwede lukuhin. Hindi siya pwede mag-sinungaling. Ang sinungaling tayo. Kaya humingi na lang tayo ng tawad. Dahil ang kasalanan pwede maging dahilan upang yung kaligtasan ay maudlot at hindi matuloy. Galatians 5:19-21, those who live like this will not inherit the kingdom of God. Alam niyo, mga kapatid, para kasi madalas binabasa ko, pero sasabihin ng mga magagaling na mga naral. Pag ito ginawa niyo at namatay kayo, ligtas pa rin kayo. Nawalan na kayo ng fellowship. Nakarinig na kayo na ganyan ng preaching. Ang panubang loob, nagkasala kayo, paano nagkasala ako? Imbis na turuan yung membro magsisi, ligtas pa rin kayo. Nawalan lang ng fellowship. Pero ligtas. Yung pasabi ng Biblia, kasahan natin mga kapatid. Galatians 5:19-21, ito po. At hayaan ang gawa ng laman sa magkatuwid ay ang mga ito. Pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba ng Diyos-Diyosan, pagkukulang, mga pagkakaliman, mga pagkakalaw, pagkaninibuko, ang pagkakaalitan, ang mga pagkakampi-kampi, ang mga pagkabahabahagi, at mga hitwaang pananampalataya, mga kapanakilian, paglalasing, mga kalayaman, at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito, ang aking pinagpapaumanghigi paalala sa inyo, tulad sa aking pinagpapaalala ng una sa inyo, at pinapaalala pa ulit-ulit, na ang mga nagsisigawa ng gayon na bagay ay mawawala ng fellowship sa Diyos. Ay, hindi yung nagsulat. Ano raw ang nangyari? Ang mga nagsisigawa ng gayon mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. At kung meron pang pilosopo magsasabi, hindi naman niya langit. Kaharian ng Diyos, Kingdom of God, can denote Kingdom of God on earth. But dito sa temang ito, sinasabi ni Pablo, kaharian ng Diyos sa kalangitan. Kaya wala na pong lusot yung mga nagmamagaling ng mga rano. Wala na kaligtasan. Kaya kayo mga kapatid na palaging natatamaan, magpasalamat po kayo sa mga naral. Ayaw niya kayo mapahama. At kung ikaw lilipat sa church para maiwasan mo yung preaching, kawalan mo. Kasi wala na mag-warn sa'yo dun. Baka ang preaching pa rin, magkasala ka, ligtas ka pa rin, matakot ka, ligaw ka na. Mayroon pong umahalis, sinasabi, Pastor, pareho lang dito. Isa lang ang Diyos. Isa lang. Bakit Elohim ang pagkakilala niya sa Diyos? Elohim means the true God and also the false gods. Can you imagine that? Yung salitang Elohim ginagamit ng Biblia sa lumatipan na patungkol sa mga hindi tunay na Diyos at yung tunay na Diyos. Pero hindi po yun na kasulat sa pundasyon na paniniwala sa isang Diyos found in Deuteronomy 6:4. Bakit? Ano nakalagay doon? Eka! O, malaking kaibahan. Bakit ko sasabihin pareho? Iba! Umalis ka na nga eh. Nagsisinungaling ka pa. O, di, huwag natin sabihin sisinungaling. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Pareho na, brad! Pareho! Hindi pareho! Maging dapat tayo. Hindi natin pwede kulangin ang Panginoon. Pareho! Iba eh! Magkaiba tayo. Ang problema, magkaiba na nga tayo, pinipilit mo, maliligtas ka pa rin. Eh, okay, hindi kami natin dito para mag-usga. At least ikaw, nasa ibang church ka. Pero paano yung wala na? Talagang lugmok na. Iligtas natin sila mga kapatid. Pero bago mo iligtas sila, iligtas muna sa sarili mo. Maging tapat ka muna. Para magtapat ka at matibay ka na, pwede ka na rin mag-akay ng iyong kapwa mananampalataya. Yeah.
ligtas. Paano yan? Araw-araw mo nagkakasala kahit dinigitigit at sinasadya. Susi ay pagsisisi. Sabihin sa katabi, pagsisisi. Paghingi ng tawag sa Diyos. See? Yan ang susi. Now, number two, false doctrine of salvation. Galatians 5:2-4. You are fallen from grace by observing circumcision, observing special days and season. 1 Corinthians 15:2. By this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise, you have believed in vain. Bakit po nagkaroon ng problema ang Galatia? Yung mga mananampalataya sa Galatia. Kasi, they went back to obeying the law, which is the manner of teaching given by God to the Israelites. Tayong mga hintil, ano ba yung sabihin ng hintil? Hindi mga Hudyo, okay? Ang ating kaligtasan ay through the Lord Jesus Christ. So, ang problema, naturuan na ang Galatia through the apostleship of Paul, nanunubalik pa rin sila doon sa lumang pamamaraan, which is found in the Old Testament kind of salvation. If I may recall, just forgiveness, wala namang kaligtasan talaga. Pero dito sa bagong tipan, which is a better covenant, na na-preach ko last week, parang napakslide sila, napunta sila doon sa lumang katuluhan. Kaya sabi ng ni Pablo, bumalik kayo sa Panginoong Jesus kasi wala kayong kaligtasan dyan sa pagsunod sa kanyang maling katuruan. Lumang katuruan na yan, bago yung katuruan ngayon. Promise of Jesus by true faith in Jesus Christ. O so, faith na lang pala ang pangangailangan para maligtas tayo sa Panginoon. Itong mga Galatia, bumabalik pa doon sa luma sa pamamaraan ng panahon ni Abraham. Ang sabi ni Pablo, then you believe in vain. Kailangan believing ninyo ay sa bago ipanan kay Kristo Jesus. Hindi namin kailangan si Jesus. Bagamat kilala namin si Jesus. Susunod kami sa batas ni Abraham, maliligtas kami. Ayun. Bakal. Hindi sila maliligtas kasi umasa sila sa kanilang sarili. Samantalang eto na si Kristo. Why were you baptized in Jesus' name? That's what Peter said. You just comply. Through faith. Kaya naman kayo nagpabautismo, pero ang nangyari. Kaya kayo naligtas ni Kristo Jesus. At kung kayo nagbautismo, ipinihis nyo si Kristo. Thereby, sabi ng Biblia, you become one in the Lord. Okay, balik. Paano kung hindi ako nabautismoan? Kasi yung church namin, ang sabi, pag ready ka na magpabaptize, tsaka ka magpabaptize, ano mangyayari? You cannot claim the promise of God saying that you are one with Him. Hindi ka pa kaisa ng Panginoon. Kasi hindi ka naman nagpinis kay Kristo, hindi ka nagpabautismo. Are you listening to me? Kaya dito sa church, sa doon nagpabaptize tayo sa mga taong handang magpabaptize. Amen. Pati nga yung member ng ibang church, binabaptize natin dito. Ang di natin ginagawa, inaangkin natin yung member ng iba. Are you listening to me? Yung kagulangan nila, ginagawa natin. Kaya dapat magpapasalamin sila sa atin. Kasi hindi naman natin kinukuha yung lupa. Bahala ang lupa kung saan siya magpapasakot. Basta tayo ginawa natin ang ating. Ano yung duty sa Tagalog? We did our duty. Walang mapalata. Sige! Persecution! Kailangan mga kapatid, pag tayo dumaan sa persecution, makita na tayo tumitindig sa ating pananalo. Hindi tayo yung parang, ikaw ba? Born again? Hindi. Pabilig mo sa mga Christian ako. May problema ba? Ipapakulong kita, ganito ganyan. Kasi sabi sa Biblia, ipukulong yung mga tunay na mananampalataya. At kung ikaw nakulong na wala ka namang ginawang mali, lalabas ka pa rin. Di ka naman mapapayaan ng Panginoon. Ang nakita lang doon ng Lord, diba? Matapang ito. Anak ko ito. Hindi takot.
Kaya nga mga kapatid, pagdating ng ayuno, marami po dito. Amen ng amen, hallelujah. Pagka okay, mag-ayuno tayong dalawang araw. Amen. Pagdating ng ano, hindi darating. Kasi yung ayuno, yung sasama rito, hindi ka kakaya. Tubig lang. At wala kang gagawin, hindi mag-aral ng salita na Diyos at magsamba sa Panginoon. Yung iba, medyo mabalinibago, baka hindi sila ang sunibot. Ang sabi nga nung isang manliligaw, Maria! Mamahalin kita. Makakasalan kita. Sinubukan ni Maria, si Porpopio, Portapio, ang pangalan. Susubukan kita kung talagang mahal mo ko. Mag-ayuno ka. At pag nag-ayuno ka, maaaring mapatunayan na mahal mo ako. Unang araw, ayaw. Inabas ni Maria sa unang araw yung ano? Ako o itong lugar? Iniinsulto mo naman ako, Maria. Walang katulad ang aking pag-ibig sa iyo. Maria! Ikaw lang ang aking sinta. Aba, ayun ba? Ikalawang araw, mga kapatid, ayuno. Inabas na naman ni Maria. Kapatid na ano? Kinahaponan. Mainit at masarap na lugar. O, Portapio, ako pa rin ba ang mahal mo? O, kakain ka na nitong lugar. Talagang napakababa ng tingin mo, ihasap. Kahit umabot pa na isang linggo na ako mag-ayuno, wala akong ipagpapalit sa'yo. Aba, talagang mukhang magkakatuluyan yung dalawa. Ikatatlong araw, mga kapatid, gumagapang na to na parang butikin ng kapatid si Portapio sa gutom. Nilabas na kapatid uli ni Maria yung lugaw na nangyari. Hindi pa nagtatanong si Maria, lugaw o ako? Ang sabi ni Portapio, tatlong lugaw, dagdaga mong pangayan, wala na, gutom na gutom na, pinagpalit niya. Tao talaga, wala kang maasahan. Persecution is a test. You must pass the persecution. Meron pong mga mananampalataya, pinatay. Tulad nila Saints, nila Elio, pinatay po sa kanilang missionary work. Walang sama ng loob yung mga anak, yung mga kamag-anak ng mga namatay. In fact, sila yung lumipad dun sa mission field ng Ecuador. Pinagpatuloy pa nila yung gawain. At yung dahil na yung mga pumatay dun sa mga missionary ay naging mananampalataya ang tunay. Yung anak, mga kapatid ng missionary, sa tapang panahon, gusto ka pabautismo, ang nagbautismo yung pumatay sa tatay niya dahil hindi pa kilala ang Panginoon. Pero nung naging mananampalataya, ang nagbautize dun sa bata na anak nung misyonero, yung binago ng Diyos na dati ay mamamatay ka. Are you listening? Nagpatuloy sila, hindi nila ginawang dahilan. Bakit ako magpapatuloy, pinatay niya ang aking anak? Hindi. Ang sabi niya pa nga, ako'y magpapabautismo sa araw na ito. Pinampisto lang siya, ngayon, nung pumatay sa kanyang tatay. Kasi yung pananampalataya, totoo, bagamat yung nangyayari, hindi masyado maganda, buti hindi nawala yung katotohanan. Kahit ganun kapangit yung nangyari. Persecution is a test. Kailangan mapagwagian natin yan. Kasi darating yan sa ating buhay. Pagpagam po natin. Wala na umatin. Takot na. Ay, ganyan pala dyan. Ayoko na yan. Doon ako sa mga church na hindi magtuturo na. Ang tanong, hindi ibig sabihin hindi tinuturo doon sa kabilang church. Hindi na mangyayari. Maganda kayo, hindi man mangyari o mangyari man, handa kayo. Nagbabantay kayo. Hindi kayo nangihimagod. At meron kayong reserva at dumating kayo sa ganung panahon, meron kayong mga versikulo na hawak-hawak na kahit magulong kayo ng ilang araw sa gulungan at magulong man kayo, meron kayong mga verses na magbibigay sa inyo ng lakas para mapagwagian nyo yung pagsusuko. Pwede kayong bubugin, pwede tayong gawan ng masama, pero dahil tayo'y nakasunod ni Kristo, we have to make it till the end. Reach the finish line.
Parang may paliwatig yun. Ang papapicture na ako sa pintuan ng church ni Pastor Stan. Tapos, hindi na babalik dito. Ang kagandaan sa pintuan ng church na ito, kahit magpakuha kayo ng milyong picture dyan, bukas po yan sa mga manunumbalik. Kasi, wala po tayong pinuhusgahan na tao, lalo-lalo na kung buhay. Siyempre, kung patay, mahusgahan mo na ako. Dahil hanggang dyan na lang buhay niya. Pero ikaw na buhay pa, may pag-asa ka pa. Kaya lang dalawa yan. Pwede kang manumbalik, which is dapat mong gawin, ayon sa salita ng Diyos. Or, manatiling nawawala. May kabayaran. Kaya kung ako ikaw, nung lumayo sa Panginoon, manumbalik ka na lang. Yung sinasabi ko yung, hindi ka na lang church, na para sa tabi-tabi, may kinikinig na sa sulyo, ayaw mo fellowship, manumbalik ka na lang. Kasi hindi makakatulong yan. Kung ikaw'y lalayo sa Panginoon, sa panahon na kailangan mo ang Panginoon. Persecution is here to stay. Matthew 24:9-10, tribulation come and many will be offended. So hindi ibig sabihin Kristiyano ka, hindi ka ma-offend. Marami akong Kristiyano ang kilalang na-offend. Dinamay ang Panginoon. Mga personal na agenda na, na-offend. Ito sabi ng Biblia. What happened? But he who stands firm to the end shall be saved. Kung ikay mananatiling katindi at tapat sa Panginoon, you will be saved. Ligtas. Sabi mo nga sa ito kami, ligtas! Show Christ sa paligid. Kaya habang tayo
makeup, pinakikita rin natin sa Diyos at sa paligid na meron tayong Diyos na tapat. Dahil may kahirapan na tayo sinusuong, mga problema, mga sakit, mga utang, etc. Mga grades na dapat bigyan ng pansin, pagsusunog ng kilay, eh tayo tapat pa rin sa Diyos. May mensahe yan sa paligid. Alam ng kapitbahay mo, okay, kay hindi ng church, okay kay ng church. Nagulat-gulat man, hindi kayo pinapansin, hindi kayo kinakausap, pero alam ng kapitbahay mo, kasi nagkakaroon, hindi nagsimba ngayon. Meron kang patutuon at alam ng inyong kapitbahay. Kaya pagka kayo tapat sa pagkuyan na pahiwatig sa kanila na itong tao ito, meron siyang sinusunod na kakaiba. Ano ba yun? Mamaya konti, ang interesado na rin siya. Bakit? Yung liwanag mo ay may epekto na sa iyong mga kapitbahay. Hindi ka pa nagsasalita na lang. Paano ko nagsalita ka pa? Nang patutuon mo sa Panginoon. Ay, kung lang, lalo silang maniniwala, lalo silang tatanggap sa Ebanghelyo ng Panginoon. Sa masigawan pala po. At nagtitiis. Huwag mo nakalimutan yan. Ang palusot ng mga ibang mga ngaral, eh, mga utyo lang yan. Pastor, hindi yan sa atin. Tayo, pasok tayo kahit na ano gawin natin. Huwag kayong maniwala. Kasi ang Biblia, isa pa rin yan. Kahit iba-ibang tao nagbabasa, isa pa rin ang pinagalingan yan. Para sa lahat yan. Lalo na kung kayo. Adopted Israelite. Spiritual Israelite. So, pati itong Biblia sa atin na rin. Hindi lang sa mga utyo. Sa atin na rin. Through Jesus Christ, our Lord. Enduring till the end, hanggang sa wakas, ay maliligtas. Huwag po mga hihinga. Sasabit ka pa ng konti dyan, pero makakarami ka dyan. Ang dulo naman.